Balik Pilipinas na ang Filipina fencer na si Samantha Catantan matapos niyang magkwalipika sa Paris Olympics noong nakaraang buwan. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Isang hero's welcome ang sumalubong kay Filipina fencer Samantha Catantan sa kanyang pagbabalik bansa kasunod ng kanyang Paris Olympics qualification nitong Mayo sa Asia-Oceania Qualifying Tournament na ginanap sa Fujairah, United Arab Emirates. Matatanda ang pinangunahan ni Catantan ang senior individual women's foil ng kanyang padapain si Sofia Aktavea ng Kazakhstan para maibusa ang gintong medalya at ang tanging pwesto para sa Olimpiada. Galing man sa mahabang flight mula Amerika, agad na nagtungo si Catantan sa University of the East na ilang season niyang ibinandera sa UAAP. Nagkaroon din ng courtesy visit si Catantan sa Philippine Sports Commission kung saan nakausap niya ang huling Filipino fencer na nakapaglaro sa Olympics na ngayon PSC Commissioner na si Walter Torres. Bumisita rin si Catantan sa Ultra Fencing Hall sa Pasig City kung saan naman niya muling nakasama ang kanyang mga teammates at coaches sa Philippine Fencing Team. Sa naging eksklusibong paniyam ng PDV Sports kay Catantan, nagpasalamat siya sa naging mainit na pagsalubong sa kanya ng buong fencing community. Siyempre for now po, I'm just very blessed po and thankful po sa suporta na nakukuha ko po from the whole fencing community. Very overwhelming po kasi grabe po talaga lahat po gusto kong akong makita and para po mag-congratulate. Aminado rin si Catantan na hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na lalaro siya sa Paris Olympics at unang Filipina na lalaban sa fencing matapos ang 32 taon. Medyo mahirap po talaga mag-sink it until I think po hanggang makalaro po talaga ako sa mismong tournament. So, but I'm very excited and looking forward po for the tournament. Very blessed po and thankful. Pero syempre po, hindi ko naman po to ma-achieve without the support po of the whole fencing community, without the help po of PFA, POC, and PSC. I wouldn't say po that I made it. We made it po. Matapos ang ilang araw na pahinga, magpapatuloy ang ensayo ni Catantan sa Pilipinas bago ang kanyang mga nakatakdang training camps sa Italy at France sa susunod na buwan. Bago tumungo sa ibang bansa, aasahan nalalahok pa si Catantan sa second leg ng Philippine Fencing Association National Ranking Competition na gaganapin mula May 30 hanggang June 2 sa Alabang Town Center. Daryl Oclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.